Sorry. Bish, buti nakarating ka. Sorry, Bish. Kasi sinama ko ng tita ko dito sa Maynila. Eh, tinawagan ko nga agad si Tito Ariel para malaman kung nasan ka eh. Sorry, Bish. Ngayon lang ako ah. Ang daming nangyari sa'yo. Kaya ka, Bish. Hindi na pala tayo ulit nagkausap simula nung nalaman ko na hindi ko naman pala totoong nanay si Miss Russell. Panood ko nga. Sorry, Bish. Hindi man lang kita na-comfort kahit sa cellphone man lang. Bish, okay lang. Ang mahalaga, nandito ka ngayon. Nakakagigil talaga yung ate mo, no? Ayaw tumigil? Naka, ang wish ko lang, mahuli siya ng polis. Wish, alam mo ka. Hindi ko nga siya maintindihan eh. Kasi, bakit parang wala siyang malasakit sa akin? Bish, lahat naman ginagawa ko para sa kanya eh. Pero bakit ganun pa rin yung ginawa niya sa akin? Wala siya talagang malasakit para sa iyo, Angie. Masakit man isipin. Pero yan ang totoo, kailangan natin tanggapin. Tumingin ka na sa mga nagmamahal sa iyo, Besh. Eh, nandito pa naman ako. Tas, Miss Russell, alam mo, kahit di kayo mag-ina, ramdam na ramdam ko yung concern niya sa iyo. Di ba, Tito Ariel? Totoo yun, Angie. Ang gusto nga sana ni Roselle, eh, dun ka muna sa kanya tumuloy para kahit papaano baka makatulong sa pag-alala mo. Pero, totoo ba na Ara na daw yung totoo mong name? Kaya talaga ako maalala, Bishin. Huwag mo nang i-stress yung sarili mo, ha? Pampag-good vibes gusto mo? Pasalubong ako sa'yo. Masyo naman to. Eh, bigay kasi sa akin yan ng tita ko. Hindi naman kasya sa akin. Try mo, Besh, dali. Pang-depo, di ba? Oh, di ba? Oh. Princess Yarn. Ganda. Di ba? Ganda mo! Mukha ka ng prinsesa! Besh! Tama ka si Miss Russell! Ako si Ara! Natatandaan ko na! Si Ara! Yan yung pangalan ko!